ng lola ko, kasi lola ko kasi close ko. Yung nanay at saka ang tatay ko, naggawa pala sila, nag-family planning sila. Dapat ganun din ang gagawin natin. Ang sabi pala nung nanay at saka tatay ko, kanikwento ng lola ko, alam mo yung mga magulang mo, nagbalak sila mag-family planning. So nag-family planning. So after ko daw, panganay, hanggang tatlo raw yung anak nila. Panganay, tapos after 5 years, pangalawa, after 3 years, pangatlo. Nung lumabas na daw ako, nagbago raw isip nila. Sabi niya, eto na lang, huwag na nating sundan. Baka makapaminsala pa. Ginawa akong impacto. Hindi, parang totoo yun. Maliit pala ako, nasa sinapupunan pala ako ng nanay ko. Sabi daw dun sa manghihilot. Sa hilot kasi ako pinanganak eh. Sabi daw dun sa manghihilot. Ama, baka nagbabalak po sana ako na mawala itong anak ko. Sabi raw ng manghihilot, wag. Wag na wag mong gagawin yan. Masama yan. So nakinig naman po ang nanay ko. Tinuloy niya yung pagbubuntis. Eh nung oras na nanganganak na daw ako, siyempre, siya nagpapahilot, siya nagpapaanak. Paglabas doon ng ulo ko, pumutok na ganun sa ulo sa labas. Sabi daw ni amang, baka gusto mo pa magbagong isip mo. Diyos miho, nag-uusap sila habang nakalawit lang yung ulo ko. Ano ito? Papatayin niyo ba ako? Bubuhayin niyo ba ako? Kinarga ako ng tatay ko. Inis na inis. 9 na buwan, ito lang pala. Pagkamukha lang naman kami. Kaya nga nung... Kaya nung